Kita may kain. May kain. Pag walang kita, wala. Walang kain. Yeah, yun. Yan ang mahirap. Okay to sa ate habang tinatanong, tumatawa. Yun ang... Gano'n ba kahirap ang buhay? Kahit naman po mahirap, kakayanin. Hindi ba kayo nahirapan na may dalawang anak na kayo? Hindi naman po. Sa tingin mo, ay di kayo nahirapan, uwi na kami. Ay, nahirapan naman po. Ayun, yun. Siguro sustentado ito. Oh, sustentado. Hindi naman, minsan nanghihiram kami sa mama namin. So, ang nangyayari, hiram lang kayo, tapos babalik nyo pang kumita. Napakahirap. Ilang taon na kayo dito, ate? Tagal na po kami. Tagal na. Anong pinagdaanan nyo dito na yung nakakaiyak na pangyayari sa buhay nyo? Bagyo po. Bagyo. Yung bagyong Kisuyo po talaga. So, paano ang ginagawa nyo pag gano'n na sitwasyon nyo? Siyempre po, nag-aano po kami kung ano po mangyayari sa amin. Oh. Kasi kung nung bagyong yun, talagang maliit pa po yung anak ko nun eh. Hmm. 2 months pa lang talagang dumating yung bagyong yun. Siya nga pala, kanina pa tayo nag-uusap, hindi ko pa alam pangalan. Dona po. Dona. Beruela po. Beruela. Oh. May dalawang anak. Yung asawa mo, anong pangalan? Edison po. Edison Beruela. Ito lang kayo natutulong. Tingnan po nila yung kanilang higaan, mga kalingap. Yung mga kapitbahay mo, sinanay. Okay lang ba sa iyo na pumasok kami rito? Ay, okay lang po. Kailangan naming alamin ang inyong sitwasyon. Para magiging beneficiary kayo sa mga darating na panahon. Kasi may kukunin natang extension ng landing pad. Oh, dito? Oo. So magkakaroon dito ng landing pad. Yun ay puro pagtulong lamang sa inyo. Yan. Anong mga nakakaiyak na gusto mong umiyak yung, maalala mo? Yung ano po, yung time po bumagdi talaga na hindi po namin alam kung saan kami talaga pupunta. Ikwento mo. Kung gaano kahirap yung mga panahon na yun. Halos nagpunta po kami sa eskwelahan. Doon kayo nag-evacuate? Opo. Kasi daw, hindi daw talaga daw dito pwede kasi yung mga puno daw. Kasi yung talagang naiyak talaga kami nun kasi syempre baby pa yung anak ko eh. Halos nga po naumpog pa nga yung anak ko yun sa eskwelahan eh. Naumpog siya din sa ano kasi nung nasira yung bubong nung inaano namin, hinila ko yung anak ko to dun sa kabila. Eh, pagdating ko dun, nag-iiyakan din yung mga kasama namin. Talagang takot na yun. Takot na din. Kasi nga yung anong yun, may mga nagkaaram ng mga atin. Anong naramdaman mo sa panahon sobrang na yun? Sobrang takot na takot. Takot na takot talaga. Tapos? Sabi ko, sana magtigil na itong bagyo para ano. Paano kung hindi tumigil ang bagyo at nagtuloy-tuloy? Oh, kala ko nga nun, katapusan na namin. Anong oras pa dumating yung bagyo? Gabi, umaga, hapon? Gabi po, tapos madaling araw. Matagal din. Kung tutulungan ka namin ngayon, anong gusto mong sabihin sa mga taong gustong tumulong sa iyo? Sobrang nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra. Ang tutulong sa iyo ay ang ama ng kalingap na si Kuya Balasantos Matubang. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Sobrang salamat po talaga. Bagitin mo pangalan mo. Yes. Thank you po Kuya Bal kung sakali man pong matulungan niyo po kami. Sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo, Kuya Bal. Thank you so much po talaga. Ang inyong sitwasyon dito ay mukhang hindi ako nakasigurado kung ayos ba kayo rito. Dahil yung lupa naka-islag. Opo. Sarili niyo itong lupa pati? Hindi naman po. Kumbaga nakikiano lang po kami. Kung gagawin natin itong bahay na to, hindi naman. May assurance ba tayo na hindi kayo paalisin pagdating ng araw? Eh, balita po namin may dahil gagawin daw kung daan dito. Yun, yan po, bahay po namin. Yan yung nasira. Ah, so umusot kayo? Kaya lang, kung gagawin ng kalsada ito, abutin ito. Ah, sabi daw po, abutin daw po. Hindi. Hanap naman tayo. Ano muna ito? Kung saan, hindi muna natin pero pagplanuhan. Pero sabi daw po, hindi naman daw po abutin yun. Kumbaga, umusot ang amin dito, ate, kasi kung gagawa kasi kami ng bahay, yung assurance. Yung ang ibibigay namin. Bigyan mo rin kami ng assurance na hindi masasayang ang ginastos namin pag ginawaan ka naman ng bahay. Gusto naming malaman kung safe ba talaga na ito. Yun ang alamin mo. Pero may sukat na yung kalsada kung hanggang saan. Opo. Yung tinatambayan po namin, doon po yung sukat. So hindi na ito tatamaan? Pero sabi daw po nila, baka daw po Oo, kasi maging pangpang na. Opo. Delikado rin. Kasi so, malalaki, may mga truck na kami nakasulong malalaki eh. So, ang mangyari natin ito,
maghanap naman tayo. Antabay. Pwede ba tayo maghanap na iba pang pwesto na hindi na tulad dito na wala na maguguluhan, hindi na kayo magugulo? Dito po talaga daw yung pwesto. Wala na kayong ibang mahanap na lupa, ganun. Yung uusod lang tayong kunti, pwede ba yon? Opo, pwede naman. Ah, pwede tayong... Pero pwede naman pang umusod ng ganun. Ah, pwede tayong umusod doon. Opo. So wala naman pala problema. Pataas naman. Kasi paano ang lupa? Oo. Pero okay naman, ilagay lang sa tama na hindi siya darat sa darating. Karpintero nang bahalang magaling yan. Kahit simple lang po, basta may matirahan. Kaya lang, bago natin ito siguro masisimulan. Kaya ano yung simulan natin? Kalsada kasi. Alamin nyo kay Kapitan kung hanggang saan talaga ang tatamaan. Kasi para hindi masayang yung ginastos natin. Sa bibigyan kasi, hindi kasi basta-basta yung pera na pakakawalan dito sa inyo para gawan kayo ng bahay. Kaya gusto namin magkaroon kayo ng assurance at kami rin. Bigyan mo kami ng assurance na hindi na kayo magugulo dito. Kausapin niyo si Kapitan. Bahay nila ate. So, kayo, balkon ito, ito ate. Ito mga kalingap, gusto kong maiyak dito sa sitwasyon nila dahil ang sabi niya kusina daw yan. Kusina. Pero nung una kong tingin, akala ko banyo. Pero grabe. Pero man. Ano te? Grabe. Pwede ko matanong, saan kayo nagdudumi, nagsi-CR? Sa, wala po kaming CR. Diyan lang sa, dyan sa bundok. Ano lang, paputok lang paputok. At saan? Diyan lang po sa daanan. Mahirap ang sitwasyon ng kalagayan. Ano te? Lalo na paggabi. So, paano paggabi? Tatakbo pa. Tatakbo din talaga doon. So paano kung gagawa na kayo ng banyo rito, kailangan nyo na may tubig kayo lagi? Apo. Kasi kapag binigyan namin kayong bahay, kailangan marunong kayo maglinis. Ayaw po. Kasi babawiin namin yung bahay. Pag inabot ka pala... Kapag madumi. Pag nabutan namin madumi. So, pag, kailangan marunong kayo maglinis. At pati yung mga surroundings mo. Kailangan magtanim-tanim. Saan kayo nag-iigib at yung inumin? Doon po sa baba. Sa medyo pati labahan na o lahat na doon? Mahirap lang. Problema, wala akong pera. Problema lang talaga dito yung CR pa sa inyo. CR ano? Po talaga ang pinakaano. Kasi po pag... Nagas, ano po kami, tatakbo pa kami kahit sobrang sakit na nandiyan namin, tatakbo pa kami sa taas. Oo. Kaya yun po yung sobrang hirap dito, yung walang banyo, walang ano. Te, bigyan kita ng pambiling ano ha, kunting ano man lang to te, pantulong ba? Ito ate, mayroong patal dito punti. Ayan po, pe. Dati, sa kapatid ko po yan, pero pinapatira na po yan. Ha? Apo. Ha? Baka pwede natin siyang iusod para ma-assurance. Itatanong mo natin din natin kay Kapitan kung may assurance ba sila rito kung pagkakas sila. Siguro kasi ang estimate mo tayo, kailang gagawin yung kalsada? Oo. Hanggang kasi po ang lahat daw po, hindi daw po mapayag yung may-ari po niyan, yung mga nyug niya yan. Hindi po matutuloy daw yung kalsada. Hmm. Oo, hindi talaga. Kapag hindi daw po pumayag. Kasi ang maaari niyan, kung bibilhin lang ano yan, DPWH. Kasi kung hindi naman donation lang, hindi talaga matutuloy yan. Hindi lang matutuloy. Lalo na yung sarili nila loti yan. Oo. Talagang pipigilan. Babayaran ano. Gagawa sila. Ito pala dati yung bahay atin. Sila nag-iba na rin ano. Pero tingin ko, hindi na to ano? O tama ano eh? Hindi na nga. Maliit lang kalsada niyan eh. Malayo na. Malaki na yung kalsada eh. Kung gagawa man silang kalsada, ganyan hindi laki. Malamang, tingin ko. Ayan po anak ko po yan, maliit na yun. Yan. Saan naka, dito ka, Otay? Ayun po yung isa. Ayun, si Singkit. Ito. Ito. Ilang taon na yan, te? 4 years old po. 4 9 years po yung isa. Alika dito, Otay. 9. Wala pang kasunod. Wala pa po. Ayan. Mahirap. Mahirap. Tama yun. Tama yung naisip mo. Tama yun. Ano na muna? Asawa ko po nandun sa may... Diet-diet muna. Opo. Kasi nakita ko po yung sitwasyon talagang sobrang hirap. Ay talaga, mahirap. Kaya sabi ko sa asawa ko, tama na muna itong dalawa. Ano sabi naman ng asawa mo? Ako daw po bahala. Ayan, te ha. At, ano ka lang, ang tawag doon. Antay-antay ka lang kasi magkukuha tayo dito ng extension ng third landing pad. Tinitingnan nila, ano, nila Starrup. May bibigay din ako sa iyo pambiling. Thank you po. Pandaradagdag lang ito, tiha. Hindi pa naman ti kalakasan yung channel ko ay kaya
Teo, pasensya ka na dyan, ha? Thank you po. Thank you po. Malaking tulong na rin po to pambiling bigas. Bigas at ulam. At saka ulam po. Mm-hmm. Thank you so much. Salamat, Teo. Ha? Opo. Bakit yan ay iiyak? Iiyak na tuloy. Kasi po ano, sobrang tuwang-tuwa po ako. Dahil kahit pa paano po may tumulong sa amin. Ano bang trabaho ni Mr. mo? Sa araw na ito. Sa dagat lang po. Sa dagat. Araw-araw ba siya nag... Madalas, walang naiyak huli. Naiyak na rin ako. Sobrang nga pong ano ay, naawa ay, ko ako sa iyo. Asawa ko kasi halos simula gabi hanggang umaga nandun po siya. Minsan talaga. Ay, kumusta naman ang ano, yung kita niya sa araw-araw? Minsan po, wala. Minsan meron. Halos na-straight po ata isang linggo, wala swertihan, siya huli. Swertihan talaga. Kaya nangihiram po kami sa nanay ko. Yan po yung nanay ko dyan. Nangihiram lang po kami. Tapos pag meron pong kita, namabayaran po namin. Swertihan lang din paglalawad, ano? Opo. Ano yun, paglawad niya ngayon, mamayang gabi andyan na? O opo. Mamayang gabi po siya alis. Minsan madaling araw na po siya dumarating. Kaya minsan wala pang huli. Mahirap talaga. Sobrang hirap po talaga. Mahirap maging mahirap. Opo. Pero kinakaya na lang. Opo. Ako umiyak na eh. Sa usok ata. Nahawa ako sa kanilang kalagayan. Kaya mga kalingap, naiyak din talaga ako. Ngayon binigyan kanya ng ano, gamitin niyo sa tama yung pera. Huwag niyo itaya ng meeting niya. Ay, hindi po, hindi po kami nag-aano. Pambili na lang yung bigas saka ulam. At ipagdasal natin na magkaroon kayo. Magawa natin ba? Sa pamagitan ni Kalingap Adol, ay Engineer Agol. Si Engineer Agol po siya. Subscribe niyo po. Apo. Abutin thank you po. Po thank you. Thank you. Thank you po. Malaking tulong po to sa amin. Thank you. Salamat. Sana'y makatulong yan sa iyo. Antay-antay lang, Tihat. Si Kuya Bal naman, pag may ano na dito, palagi nandito si Kuya Bal. May ikot na ito ni Kuya Bal. Naiyak. Naiyak na din si Dr. Lab na sobrang awa dito sa Magiina. Naiyak ako dahil dinalas din namin yung ganito tayo. Nawa ko sa mahirap. Yan mga kalinga, hanggang dito na lang po ang aking video. Support naman po, Engineer Agol, and syempre ang ama ng Kalingap, owner ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlog, at Kalingap Rap. Maraming salamat po, God bless, bye-bye.